ito, river. So problema nito, testing natin. Yan, may power naman siya. Pero ayaw mag-on ata to. Ayaw mag-on. Yun, ayaw mag-on siya. Kasi itong unit na daw to ay pag sinaksak mo siya, automatic on daw to. Pag sinaksak mo, kusa siyang bubukas. So ito, naka-red lang, ayaw magtuloy. Buksan natin to. Titingnan natin kung ano problema. So kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Ito na, nabuksan na natin yung unit. Ang ginamit na mainboard ay ganitong klase. Check natin ngayon yung supply nito kung normal. So may ilaw na siya dito. Yun ha, may ilaw na siya dito. Kaya lang problema nito kasi ayaw mag-power on daw. So try natin dito sa remote, sa ano nito, manual. So ayaw talaga mag-power on. Check natin yung supply. Meron siyang 12.05. Supply ng backlight natin, meron siyang 26. So susunod natin, i-check dyan yung supply ng ating memory. Supply ng memory 3.3, pasok naman. Yun o, 3.3. Ito wala. So ito 3.3 to. Hanapin ngayon natin yung 1.2 kung mayroon. So mayroon din siyang 1.2. Ito 5 volts. So ito yung 1.2 niya. 1.3. Medyo mataas na, ano? Dapat 1.2 lang to eh, or 1.1. So naging 1.3 siya. Medyo mataas na siya. Pero madali lang naman to dahil yung board na to ay napakadali. Pwedeng palitan to eh. Pwede natin salpakan ng ibang board to kung hindi man magawa tong main board niya. Pero try pa rin natin gawin kung magagawa natin. So stable yung 3.3 niya. At wala naman siyang 1.8. So kung walang 1.8, good yung ating, yun o, good yung ating main board. Kasi nag ano na yung 1.8 niya eh, nag-staple na eh. Pero check pa rin natin, baka tax switch ka ang sira nito. So tingnan natin tax switch nito kung may supply dito na... So walang supply yung, ayun meron. Yun, meron din 3.3 sa tax switch. Try natin buksan. So mababa. Ayun, nagsisiro din naman. Nagsisiro din naman yung tax switch natin. Pero ayaw mag-on. Ayaw talaga siya mag-on.
Ngayon, titingnan ngayon natin yung operation ng mainboard. Kung talagang normal yung ating mainboard, malalaman natin yan kung normal talaga to sa itong step natin. So, ayan, nawala yung supply ito. Ayan, nawala. Binunot muna natin. Tapos, gagawin natin, mag-aabang tayo dito sa 1.8 ng test prop. Saksak natin. Yun, nagkaroon siya ng 1.8. Tapos, dapat mawala yan. Ayun, nawala na siya, oh. So, pag wala niyan, ibig sabihin, nag-normal yung ating mainboard. Dapat yung mainboard natin ay ready na siya para i-on. Ano, wala siya. So dapat ready na yung mainboard natin para i-on. So dahil hindi pa rin siya nag-on, ayaw siya ma-on. So isa pa. Ang gagawin ulit natin dito ay dito naman tayo mag-aabang sa 1.3 niya. Ito 1.3, 1.2, 1.1. So dapat ito 1.1 o 1.2. So sa kanya tumaas. Try natin to, abangan kung ilan to. So 1.3 talaga siya. Mataas siya, 1.3. Dapat 1.1 lang. Yun o, mataas ang supply nito. So, gagawin natin ngayon dito ay ito, normal na siya eh, oh. Nag-drop na yung supply dito, nawala na yung supply sa 1.8. So, ready na yung IC natin sa power on. Kaya lang, ayaw siya mag-on. Dahil mayroon siyang 1.3. Normal yung 3.3 natin. So, try natin palitan to ng 1.1 or 1.2. Ito ngayon ang try natin baguhin supply nito. I-drop natin yung 1.3 niya. Pwedeng nakadetect ng mataas na supply yung IC natin. Kaya ayaw niya ituloy yung power on. Try natin to baguhin. Tanggalin lang natin tong coil. Yun, tanggal na yung coil. So try natin tanggalin yan. Gagawa natin ng remedyo yan. Ang lahat ay may paraan. So ito, tingnan natin ng paraan, kasi hindi lahat nagagawa ng paraan, pero pwede gawa ng paraan. So, okay na yan, okay na siya. Saksak ulit natin 1.8. so nag-drop na siya. Ay, hindi siya nag-drop. So may 1.8 pa rin siya. Tapos pangit yata grounding natin. Yun, no? Pansin nyo ba, may 1.8 siya. Hindi nawala yung 1.8 niya nung tinanggal natin yung pabago-bago kasi yung ating grounding eh. Pasensya na kayo, ha? Pwesto natin sa maayos na hindi siya nagbabago-bago. So, baka pwede doon. Yun. So, nakita nyo, mayroon siyang 1.8. Nung tinanggal natin yung dito. So, ito pala yung input niyan. Ito yung out niya, 1.2. So, susupplyan ngayon natin ng 1.2 yan. Lalagyan natin ng 1.2. Titingnan natin kung gagana.
Ito na, naglagay tayo ng 1.2. Yan o, may 1.2 na tayo. Tapos, ayan, umiilaw siya. Ngayon, try natin i-power on. So, ayaw pa rin mag-on. Kahit eksakto na yung supply natin, ayaw pa rin siya mag-power on. So, may problema talaga yung ating main board. Medyo mabigat to pag ganito ang problema kasi kumpleto naman ang supply pero ayaw mag-power on yung unit natin. Okay, dahil medyo mabigat ang problema nito, try muna natin linisin yung mga ngipin ng ating IC. Tapos, titingnan natin. Kasi nag-ooperate naman ng maayos yung pagpa-power on niya eh. Kaya lang ayaw tumuloy. Try natin ayusin to o i-hot air natin to. Try natin. Linisin muna natin yung paa. So ito na, ginamita na natin ng hot air. Na-hot air na natin siya. Try lang natin na palamigin tapos titesting natin. Titingnan natin kung may pagbabago ito. Pag wala, talagang kailangan na natin magpalit ng mainboard. Kasi pag ganito, masasayang ng oras natin sa kakatrouble nito. Kasi kumpleto naman yung supply, pero ayaw siya mag-power on. Pwede rin program, kaya lang wala naman tayong memory nito. Pwede natin matry yung program kung mayroon sana. Pero wala tayong program nito. Okay, palamigin lang natin ng konti tapos testing natin. So, ito na. Kumuha tayo ng same board tapos nilipat natin yung memory nun. So, pagdating dito sa isang board, nilipat natin yung memory niya. So, dito gumagana siya. Ayan, no? May power on na siya. So, mayroon na rin siyang supply sa ating top board. Yeah, mayroon na siyang 12 volts, oh. So, ibig sabihin, buo yung program. So, try ulit natin ikabit yung program tapos mag-trouble ulit tayo. So, ito na. Kinabit ulit natin yung memory. Diba, kanina sinabi ko, sabi ng may-ari, nag-auto on na ito. Pag sinaksak mo, kusang bubukas. So, ginawa natin, yung memory nito, nilipat natin sa isang board na kamukha niya. Tapos, doon, nag-power on siya. Tapos, ginawa natin, hindi na natin siya pinower off. Binunot na lang natin sa saksak, tapos, nilipat natin ulit yung memory dito. So, titingnan ngayon natin kung magpa-power on siya dito. Bali, saksak ko lang siya. Tapos, ayan, oh, may ilaw na siya. Tingnan natin, yon nag-power on na siya dito. Ibig sabihin, yung unit na to, pinatay nila sa power off. Kumbaga, nag-stuck siya sa power off. Kaya hindi ito bumukas. Yan, oh, bumukas na siya. Yon. So, medyo malalim ang problema niya, no? Medyo mahirap ang trouble nito. Kasi kung hindi pa natin nilipat sa ibang board yung program nito tapos doon natin siya i-power on, yung unit na to hindi talaga siya nag-power on. So gagawin ngayon natin dito, si-set natin muna sa remote to na universal bago natin patayin ulit. Yun, si-set natin yan sa remote na universal. So, ito na siya. Naset na natin sa remote na universal. Ayan, gumagana na siya. Ayan. So, gagawin ngayon natin dito ay try natin pasukin yung mode nito kung same lang ba sila sa mga ordinary. So, wala. Iba ang menu. So, ito na. Napasok na natin ng universal. Bubuksan ngayon natin yung service nito. Kung bakit ganun ang nangyari sa unit na ito. Yung ayaw siya mag-power on na.
Samantala, sabi ng may-ari, kusa daw to nagpa-power on. So, Mino. Tapos, 1147. So, pumasok mo tayo sa service mode niya. Dito natin malalaman kung talagang yung unit na to ay automatic on. Papasokin natin yung general, titingnan natin yung power. So, napansin nyo yung power, nakalagay last. So, yung last na to, kung anong ginawa mo sa huling panood mo sa TV na to, halimbawa, nakabukas, matutulog ka na, pinatay mo siya, binunot mo lang. So, oh, dahil binunot mo lang siya, ibig sabihin, automatic siya, kusa siyang bubukas. Pero pag matutulog ka na, ginamitan mo siya ng remote, pinower off mo siya, so, hindi na siya magpa-power on. Kasi nga, yung last niya na nakaset sa program niya ay pinower off mo siya. So, kahit ano gagawin mo doon, magmamanual ka, kung sira yung manual, hindi pa rin siya magpa-power on. Kasi, nakabase pa rin yung ano niya sa power on ng remote. Pero kung buo siguro yung manual nito, yung mga tax switch nito, pwede. Kaya lang, yung setup na to, hindi na to original ng Weaver. Hindi na sa kanya board ito. Kumbaga, napalitan na to ng main board. Kasi nung binuksan ko yung main board nito, yung logo niya na lumalabas ay Hisense na. Ibig sabihin, diba Hisense na ang nakapasok dito na mainboard. Kumbaga, kinonvert na rin to sa ibang mainboard. So, yun ang problema nito. Ang gagawin ngayon natin dyan ay lalagay natin yan sa on. Yan. Ito, kahit pinatay mo siya sa remote, kusa yan bubukas kahit wala kang remote pag sinaksak mo. Okay, exit tayo ha. Exit. Naka-power on yung ating setup doon. So, exit pa tayo. Yun. Okay na, wala na. Power off natin ngayon. Yan. Bubunotin natin sa saksak. Ito, binunot ko na. So, may ilaw pa siya. Maya-maya, wala na yan. Yun, nawala na. So, sa saksak ngayon natin, tingnan natin kung magpa-power on. Hindi ko siya ginamitan ng remote. Tingnan natin kung magpa-power on. Yun, napansin nyo siya. Nag-power on siya. Yan o, tatak niya Hisense na. So, siguro kanina hindi lang talaga siya mag-power on dahil yung control niya may problema din. So, nagkakalikot na tayo doon sa mainboard. Kung ano-ano ginawa natin sa mainboard. At wala rin naman tayong remote. So, naguguluhan tayo sa unit na to. So, ayan o. Nag-power on siya. Buti na lang, may kamukha akong board niya. So, may kamukha akong board. Nilipat ko rito. So, gumana siya dito. At isa pa napansin ko rito, kaya tayo sumakit ang ulo natin dito. Yun yung minsan eh, yung wala namang sira unit eh. Kumbaga, ang operational lang yung problema eh. Ito kasi, yung control na to ay pang China talaga to. So, yung kinabit nilang control, ito, yung kinabit nilang control ay hindi naman sa kanya to. Kasi tingnan mo yung papunta sa control. Tatlo lang. Dalawang pin lang. So, pag dalawang pin ang pupunta sa control, ibig sabihin, may mga resistor yung control na to. May mga resistor yan. So, hindi sa kanya yan. Hindi gagana yan kahit anong gagamitin natin pindot yan. Hindi gagana yung power on dyan. Kasi nga, hindi sa kanya yung control na yan. Sa original na mainboard pa yan. Kaya, na bullseye din tayo dito. Naloko din tayo ng control na to. So, kung nagpalit tayo kaagad ng control kanina, ito, kung nagpalit kaagad tayo, siguro, hindi na tayo tumagal pa. Kaya napapagana natin to
Kasi nga yung program niya, 'di ba, nilipat natin dito. Nung nilipat natin dito, gumamit tayo ngayon ng original na control niya. So ito yung control niya. 'Yon, yung maraming wire, 'yan oh. So nung ito yung ginamit natin, doon nag-power on siya kasi nga tama yung connection ng manual niya. So pero kung may remote siguro ito na maayos, baka yung remote nito universal din. So nawala sa program. So pag nawala sa program yung remote nito, automatic hindi na rin nila magamit, hindi nila ma-power on. So ganito ang nangyari dito. So okay na siya. Nadali tayo dito. Akala natin mainboard na ang pinagkakalikot natin. E pala, naka-standby lang pala siya. So malalim ang sira niya, no? Malalim ang ginawa natin, pero napakadali lang pala ng problema niya. So hanggang dito na lang yung video ko. Lagyan muna natin ng video. Tingnan natin kung may picture. So ito na siya. Okay na rin yung ginawa natin. So naset na natin yung power on nito sa auto. Auto on. Yung pinatay mo man siya sa remote o hindi mo man siya pinatay sa remote, pag sa tuwing isasaksak mo siya, magpa-power on siya. So okay na siya. So yun lang ang problema niya. Nawawali lang tayo sa control dahil hindi sa kanya yung control. At yung mainboard, pinalitan na rin nila ng mainboard kaya tayo nalito doon. So hindi na Weber ang tatak nito. Yung logo nito ay Hisense na. So okay na tayo. So hanggang dito na lang yung video ko. Sana makatulong tong video na to. Na wow, mali pa tayo sa trouble nito.